Mahalagang pista para sa mga Katolikong Pinoy ang kaarawan ng Birheng Maria kahapon. Pinaghandaan ng mga simbahan ang pisikal na misa dahil ibababa dapat sa General Community Quarantine ang Metro Manila at mga karatig lugar. Pero kumambyo ang IATF noong Martes at pinalawig ang MECQ ng isa pang linggo. Marami tuloy ang nalito at nadismaya. Sa mga anunsyo sa social media, isinisi ng ilang simbahan sa Maynila, Pasay at Quezon City ang pabago-bagong anunsyo ng gobyerno. Binawi ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao ang schedule ng misa at nagbalik livestream na lang. Sarado po ulit tayo sa mga pagdiriwang natin ng misa hanggat maging malinaw na kung anong gustong mangyari ng ating gobyerno. Nanawagan tuloy ang ilang pari sa publiko na magdasal para maliwanagan ang mga naglilingkod sa gobyerno. Naiintindihan naman natin siyempre kung ano yung mga protocol, kaya lang yung mga ganito na pan. Ako personally, nadidismaya kasi binawi kasi hindi pa sila handa. Hindi kami pinayagang magmisa pero totoo tuloy ngayon yung convention ng PDP laban. Bakit ganun? I-check niyo yung simbahan, tignan niyo kung gaano kasi. Punta kayo sa parish ko and proudly I can say mas safe yung simbahan namin kesa sa grocery. Sa kabila ng anunsyo at bagyo kahapon, may mga nagpunta pa rin sa Baclaran Church para mag-alay ng dasal. Gusto nga ni Mama Mary. Mm-hmm. Kaya napunta kami kahit ulan. Inisip na lang namin, parang sinusubukan kami ni Mama Mary kung itutuloy namin o hindi. Ayun, pinilit ko na lang rin si Mama na tumuloy kami. Pananampalataya na lang rin to eh. Para sa simbahan, mananatili ng bahagi ng pananampalataya ang paggamit ng internet. Kaya inilunsad kahapon ng media office ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mobile app na Faith Watch. Target nitong maabot ang mga deboto, pati mga hindi nagsisimba. Gamit ang app, pwedeng alamin ang oras ng misa sa pinakamalapit na simbahan at makanood kung may live stream ito. If you want to be inspired, if you want to also send your intentions, you can find it in Faith Watch. Maaari itong i-download sa App Store ng mga smartphone o kaya sa website na faithwatch.app. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.